made you decide na magtrabaho sa call center instead na sa other industry? How much is your salary? Na-ghost ka na ba ng customer? So, anong pipiliin mo? Mataas na salary pero toxic account? O chill yung account pero average salary lang? What's up, Meta Peeps? In this video, we went here in Pasay to ask call center agents kung magkano nga ba talaga ang sweldo nila, kung ano yung mga incentives, allowances, and even bonuses na nare-receive nila on a monthly basis. At ngayon, aalamin din natin kung nag-ghost na ba sila at na-meet na nila ang infamous na si Junjun. Kaya naman, without further ado, makichika na tayo sa ating mga bayaning puyat dito sa Pasay area. So, anong account yung handle niyo right now? Telco. Healthcare account po. Retail account po. Retail account po. Motor vehicle insurance. Technical support po. Technical support din. And also, gano'ng ka nakatagal dyan sa account na hinhandle mo? Or generally sa BPO industry? Almost 10 months na po. Actually, I'm just only a beginner. I'm sorry, I'm kind of new here. Like 1 month? One month. Same. Actually, kasi start ko pa lang August, siguro magbo 1 month na rin. 8 months na. O 2 years. Kahawa niya lang nung November po. What made you decide ba na magtrabaho sa call center instead na sa other industry? Okay, so by the way, call center is a good choice for me to start with my career since having call center job, you will learn how to listen, look, and listen, and learn. To communicate well, especially in vernacular like Tagalog or in English, most especially in English. So that is one of the main reasons why I wanted to have this kind of job, which is a call center, so that I can, what do you call this? I can develop my skills in communication. Mm-hmm. Thank you so much. Siguro, bukod sa goods yung salary, and beneficial siya, parang yung communication skills mo and then yung grammar, ganun. That's on your side naman, that's your point of view. What about you, Lee? Ganun din akin yung communication skills. Tsaka English. So far, may improvement naman ba? Yes, for self-improvement talaga. Ikaw naman, bakit ka nag-apply sa call center? Dagdagan ko lang sinabi nila, gusto ko rin maano yung language. Yeah, boy. Pag sinabi nating English kasi, yung iba nang sasalita rin ng English pero hindi talaga nila nag-gets yung English. So, I think call center talaga pinaka-mahasa ka. Kasi yung kausap mo, international. Plus, tulad na sinabi ni AJ, good yung salary. High five! Nice. Yeah. So, win-win. Culture nila, matututunan natin yung some of their cultures. Wala, naghahanap lang ako ng peace of mind. Siguro yung company na mag-i-improve pa yung self-development ko. And I think talagang BPO talaga yung magbibigay sa'yo ng self-development na hinahanap mo. Yes! By the way, if you're looking for a job with a competitive salary, then we may have the right account for you here at Metacom. May BPO experience ka man or wala. We offer salaries ranging from 18 to 35,000 pesos with additional incentives and benefits. Kaya naman, if you're interested, just click the link in the description box below and fill out our online application form and one of our recruiters will reach out to you for an interview. Why did you choose Alorica over all other BPO companies na nandito sa Pasay area? Okay, so Alorica is one of the welcoming company in terms of beginners just like me. So I'm so happy that I was able to get to this job because the environment is really good and I can also recommend this to other people who wanted to start their job as a call center. Well, sabi daw nila friendly environment and so far talaga nararamdaman ko na yes po, talagang friendly environment sila at ayun, talagang lahat po kami dito ay dile-level up namin yung confidence ng bawat isa. I got you, bro. So may harmonious relationship ba about po? Totoo yun. Kaya aloy ka na. Ito rin kasi yung first na in-applyan ko and first time ko rin natanggap agad. Kaya grinab ko na lang din. Okay, good. Ganun din ako. Ito rin yung first na in-applyan ko tapos natanggap agad ako. May naririnig kasi ako sa iba na ito yung pinaka-training ground na the best. So, why not? Ito. And sa na-experience ko naman, hindi nga silang sisinungaling. Alori ka yung the best pag when it comes to training ground. So you can say newbie friendly talaga siya. Okay, alright. Alorica is really best for newbie. Especially for someone like me na hindi college graduate. So pinaka-best ko talaga na recommended is Alorica. Which is sobrang friendly ng mga tao na nandun. And then sobrang supportive lahat ng mga tao na nakasurround sa'yo. So it's the environment. Yeah, of course. How much is your salary?
24? 25. Okay naman. Is it 20 to 25,000 ba? Ah, mga ganong figure. 24. Same din naman. Ano yung mga benefits and incentives na natatanggap ninyo? Pag performer ka, tapos meron din mga siguro, mga minsan pa event nila, ganyan. Yun din yung mga incentive na nakuha namin. Siyempre, kailangan din natin yun kasi laging panggabi, tapos puro na lang ba trabaho at stress. Eh. Nag-uopisina akong pagod. Siyempre, kailangan din ng ganun. Meal allowance po. Say same po. Same. Bukod sa complexity, nandun na rin yung parang performance-based incentives. Tapos, iba pa yung incentives na binibigay ng mga team leads tsaka ng mga operation managers. So ngayon, may HMO ka na ba? Meron na. Meron po. Meron. Ikaw? Meron ka na ba? Meron na rin. Meron. Best naman. Ilan ang dependent naman ng HMO mo? Ako lang eh. Kasi I'm not single pa kasi. So wala pa ako masyadong dependent. Ako po isa. Sino? Kasi may anak po. Ako single ako. So yung parents ko yung HMO. Tatlo. Tatlo din po. So anong pipiliin mo? Mataas na salary pero toxic account? O chill yung account pero average salary lang? Bali sa akin, chill na account na average salary. Kasi ano, okay sa akin yung work environment tsaka yung mga kasama. Kesa naman sa mataas nga yung salary pero pag uwi naman ng bahay, parang dala-dala mo pa rin yung trabaho. Parang more on mental health talaga ang iniisip. Ako po, ano, chill account talaga. It's good sa akin, chill account din. Kasi anhin mo yung malaking salary ta sobra naman yung stress na nabibigay din sa'yo. Parang walang, mas maganda kasi yung balance lang eh. Manap po kasi namin ngayon, peace of mind na lang. Kinchana yo. Totoo. Chill yung account pero average salary. Same din po. Chill yung account kasi parang tatagal ka sa trabaho mo. Panggamot mo na yung ano eh, mataas na sahod. Pipiliin ko po yung chill account lang po kahit mababa yung sahod kasi mas masarap po magtrabaho kapag hindi mo po naiisip na stressful yung trabaho po na papasokan. How about you naman po? Yeah, same as him po kasi pag toxic account po, maapektuhan po yung mental health. Oh, na since November ngayon, na-ghost ka na ba ng customer? Madami na. Uy, so 1 month na yun? Charing ya. Meron naman po, may mga nag-ghost talaga. But still, work is work. Pero ano, masaya ba na makareceive ng ghost call or what? Hindi. Nakakababa ng confidence siya. Kasi you know, nandun ka na sa patapos na yung conversation nyo. Tapos bigla siyang mawawala. Nararamdaman ko yung pain bago siya totally nawala. Asa yung effort mo? Oh. Biglang mawawala. Oh. Apo, truly yan. Pag-ghost ng customer, I think yes. Yes. Customer, yes. Customer. So, ano, pwede bang i-describe mo ano nangyari sa call? Ayun, valid sa call. Like, I thought there's someone that I'm speaking with, pero ayun, wala pala. Wala akong kausap. Yun, ghost feel na lang. So far, wala pa naman. Wala pa nang ghost sa akin. Nakatapos lang kanina. Oh, how's experience? Wala, yung nagulat nga ako eh. Siguro na ano niya na yung concert. So ghost call yon. Bila siya na wala. Wala na. Ikaw din. Hindi pa, hindi pa. Ilang beses na? Dalawang beses na yan! So how's the feeling na nag-ghost ang customer? Masaya ba siya or what? Sobrang saya. Okay. Sobrang ikli lang ng documentation, that's all. Correct. Yung itatanong ko, may ticket ba? Mahaba pa yung ticket na ginagawa kapag ghost call? Sobrang ikli lang. Sobrang ikli lang din ang sasabihin mo. And then, wala lang. Yun na yun. Na-meet or nagkaroon na ba kayo ng encounter with the Junjun ng call center? Yung kinatatakutang multo... daw sa call center. Yung multo sa sleeping quarters. Ako, ano, I don't believe in ghosts, so hindi ako niniwasa niya. So... hindi ko siya ilala. Parang ayoko siya rin kilalanin. Okay na siya dyan. No thanks. Ikaw? Ako rin, hindi napasok sa isip ko yung mga ganong ano. Wala pa. Wala pang encounter so far? Wala. Ikaw? Una-una, di ko siya kilala. And bukod pa dun, di rin ako naniniwala sa multo. What if pakilala daw siya sa'yo later? Pwede naman. GPS experience. As of the moment, wala pa naman po kahit na ang time po namin ng pasok is, you know, panggabi. Pero sa Alori ka, wala naman po. Siguro kung may GPS experience since November. Sa CR? Anong ganap sa CR? Yung nag-flushing toilet na walang tao. That's all. If you enjoy watching videos like this, pa-like, share, and subscribe naman sa aming YouTube channel, Metcom Careers. Para update sa new videos and latest uploads. Now that we got an idea about the compensation and even yung mga incentives in the BPO industry, what else do you want to know? Suggest naman kayo ng mga topics na gusto nyo pag-usapan natin at lugar na gusto nyo sugurin natin. That's right! Kaya naman, once again, this is Jamie. This is Janelle. And thank you guys for watching and see you in our next video. Bye! Bye.